Yun, magandang araw sa inyo lahat at welcome ulit sa panibago nating video. So nagbabalik tayo sa pagbibigay ng update sa Axie. And tingin ko, this is the good way or this is the best time rather na bumalik sa Axie Infinity. No? Kahit yung scholarship program mabubuhay dito sa update na to. And i-run down natin kung bakit. Kasi napakaganda nung ano yung naging update nila, itong Arts Evolution. Actually, nung umaga, kaninang umaga, nag-post ako sa Twitter, medyo naiinis pa nga ako dahil bakit ganun yung pag-release nila ng mga art nila sa Axie? Anong ano, nung Art Evolution? Sabi ko, ba't ganyan? Pauti-uti kayo ng announcement. Eh, nakasanayan ko na yung ano, one time big time na ano, na announcement. Tapos ito nga, nung kinahapunan, nag one time big time na announcement and I think napakaganda nitong ano nung ginawa ng Axie Infinity ngayon. So nag-open sila ng Garuda Shrine Shop. Okay. So sa mga normal Axie players, baliwala to or hindi to ganoon ka significant itong Garuda Shrine Shop. Pero hindi siya ganoon ka significant directly. Bakit? Kasi ang makikinabang dito yung holder ng mga collectible Axies o yung mga Summer Axies, Origin, Mystic, yung mga ganun. Japanese Axies. Sila yung mga makikinabang kasi daily nakakatanggap sila ng fortune slips. Ngayon, para makabili ka ng mga pouch na ito, kailangan mo ng fortune slips. Ayan, ito. Yung lucky pouch, ang laman niya, Coco. Tsaka, Radiant Spirit Shell. O ano ba to? Yung Coco, para to sa ano? Nagbibigay to ng experience sa Axie. So kung hindi kayo updated kasi, nagle-level up na yung mga Axie ngayon. Pwede nyo nang ipa-level up through playing. Pero ngayon, with this item, Coco, pwede na. Para mas mapapadali na ipa-level yung mga Axies. Okay. So yung premium lucky pouch naman, may Coco siya, may premium Coco. Radiant Spirit Shell. Itong Radiant Spirit Shell, kailangan siya para may upgrade yung Mystic Parts. Okay. Then, may chance din na makakuha ng Mystic Axie dito sa Premium Lucky Pouch. Kailangan nyo gumastos ng 50 Fortune Slips dito. So, yun nga. Sabi ko nga, diba, hindi pang general public yung update na to. Pero, ang agandahan nito, dahil nga may body part upgrade na, those who want to upgrade their Axies, kailangan mag-release ng Axie. Ayan. Kailangan mag-release ng Axie. Para saan? Kasi may mga items pa rin na kailangan. Hindi lang yung experience sa Axie ang kailangan. So, merong mga recado, recipe para ipa-level yung mga body parts katulad nito. Ayan, part class, materials, hindi tayo. Ayan, so ito yung mga memento. Ayan, ito yung mga memento na makukuha nyo pag nag-release kayo ng Axie. Alright? So, hindi kayo basta-basta makakapag-upgrade ng Axie without the mementos. Ngayon, yung mementos, makukuha nyo siya pag nirelease kayo ng Axie and then, nakadepende pa rin yan sa level ng Axie na i-release nyo tsaka yung breed count ng Axie. So, anong kagandahan nun? Ngayon, yung mga non-meta Axies nyo na natatago, huwag nyo ibebenta agad. Yung mga floor price Axie nyo, huwag nyo ibebenta. Ang gawin nyo, ipa-level up nyo, ipa-level 10 nyo. Maglaro lang kayo na maglaro. Ipa-level 10 nyo lang yung ano, saka nyo ibenta, mas mataas ang value niyan kasi mas maraming material yung i-yield niyan kung i-release yan ng mga gustong mag-upgrade ng Axies nila. At tulad nito, yung mga 4 breed count na Axie, tsaka level 10, mag-yield siya ng 210 na materials. So, random yun. Random memento yung ibibigay nun, pero 210 materials yung ibibigay niya. Kaya maganda. Bakit eh, ano naman kinalaman ng mga normal player? Bakit maganda? Well, babalik na kasi yung scholarship program dito. Ang gagawin ng mga scholars ngayon, hindi na magpa-farm ng SLP. Ang gagawin na ng mga scholar, ipapa-level yung mga Axie. Imagine, maraming Axie yung manager or yung ano, yung isang player. Hindi naman niya mapapa-level up ng mabilis yun kung hindi niya iaasa sa mga scholars. Ngayon, syempre, usapan na lang kung magkano yung ibabayad sa scholars depende sa magiging yield o magiging value ng mga mementos pag or ng Axies pag binenta nila. Ayan. So, possible, babalik na talaga yung scholarship program. Pasok kayo sa Discord, makipag-interact kayo sa Twitter kung yung mga naghahanap ng opportunity.
Definitely may mga tao diyan na solve the makmak yung Axie nila at gusto nilang ipa-level up isa-isa para i-release nila. Ayan. Or pwede niyo ring gawing opportunity para sa inyo, mag-sweep kayo ng Axie, maghanap kayo ng mga Axie na mga higher bleed count. Ito, dati kasi binabaliwala. Pag mataas na yung breed count ng Axie, baliwala na, itchapwera na. Ito kagandahan dito sa update na to. Mientras mas mataas yung breed count, mas magiging mas valuable siya, mas mahal na siya ngayon. So ang mga virgins ngayon, yung mga floor Axie, yun yung mga mas mura. Kaya instead na ibenta nyo yung mga floor Axie nyo na virgin, ipa-level up nyo na lang. Or i-breed nyo para tumaas yung breed count, then ibenta nyo. Saka nyo ibenta, mamumuhunan nga lang kayo ng AXS tsaka SLP, pero mabibenta nyo na mas mahal. Kaya ngayon, ang mas magandang i-prioritize nyo, mag-sip kayo ng mga higher breed count na Axie, then ipa-level up nyo into level 10, kahit level 10 lang siguro, okay na yon. Kasi yun eh, ang tier, level 1, level 10, level 20, medyo matagal na itong level 20, so level 10 lang, okay na yan, mabibenta na yan ng mas mahal, hindi na siya $33. So tignan natin yung ano, yung mga presyohan ng Axie ngayon. Kasi ang floor 3, ewan ko kung naka-adapt na yung market ha, 3, parang a few weeks ago, nasa $2, $1 Axie, ngayon tignan natin yung ano, tignan natin yung presyo ng mga Axie ngayon, $3 siya nung nakaraan. Nako, guys, eto tignan nyo ha, ayan, tignan nyo yung nasa floor. hindi pa nagsisink in siguro sa mga tao na magbili na itong mga 3 breed. Ayan. Pero tingnan nyo, 0 breed na yung mga nasa floor. Ayan, 0 breed na yung nasa floor. Kasi nga, hindi na sila yung ano, hindi sila mahalaga. Kaya ngayon, ang unang masusweep, tingnan natin yung mga higher breed count na Axie. Ha. Dito na agad tayo sa 7. Isusweep na agad to. Isusweep agad tong 7. Promise. O, ayan. O, $16 pag 7 out of 7 agad. 'Di ba? So kung ipapa-level up mo 'to, ayan, maghanap tayo ng level 10 na Axie. 7x7, mahal na 'yun. Ayan, magmamahal na 'yun. So kunya 'to mga level 8, kunin niyo na 'to. Ayan, yung mga level 8, ipapa-level niyo na lang ng konti. Sayang, hindi nila ano. Nami-miss out nila yung ano, hindi pa nila masyado nagsisink in yung update sa kanila siguro. Kaya hindi pa na nakikita yung value. Pero this is going to be more expensive in the coming days kasi marami yung i-yield niyan na material. Ayan o, 293 agad kung level 10. Instead na level 1, 87.5 lang siya. Level 10 and below, 87.5 lang ibibigay. Diba? So, yan. Paunahan na lang dito sa mga higher breed count na Axie. Yun. So, ang ganda. Edy, ito pa. Kagandahan, parang nare-reset yung economy ng Axie dahil may demand na ulit. Nai-incentivize na mag-breed ng mag-breed ng Axie. Kasi nga, higher breed count, mas valuable. Diba? Siyempre, gagamit ng SLP yan, gagamit ng AXS yan. So, tumakbo ulit yung economy ng Axie. Kaya, medyo natutuwa ako. So, hindi ko naman sinasabi na to the moon tayo ulit. Pero, may mga nag-open up ulit na opportunity for Axie. Ayan. So, sobrang ganda nung ano, update na to. Kaya pala ito, tinan nyo, breed count, tsaka level, yung sa kadama, yung kendama na ano nila, yung kendama na tool na nilabas nila no nakaraan. Kaya pala ang nakalagay lang, breed count, tsaka level, wala silang pakialam sa class kung reptile ba yan, aqua ba yan, hindi na, breed count at level na lang ang pinag-uusapan ngayon, guys. So yun, this is just ano, the start for the Axie evolution. Ayan nga, sabi nga nila countdown. Ayan, Axie part evolution has begun, yung countdown pa lang. So yun, nakakatuwa. And please do check out itong mga updates ng Axie Infinity and follow me sa Twitter kasi ayan lahat na ng mga kahit anong ano ina-update natin dito, mas madalas na tayo dito ngayon sa Twitter kaysa sa YouTube, pero syempre mag-upload pa rin ako maybe twice, thrice a week, basta I will try to update you guys. Naka-focus ako sa Twitter dahil yung pwede ko siyang gawin sa kahit saan, mga yung thoughts ko
maipuput ko agad into content, mas mabilis yung galawan dito sa Twitter. Kaya, mas dito ako upload ng upload, or rather type ng type. Ayan. So, ito mo, si Gios nag-reply dito. And, ayan. So, maganda, maganda tong ano, maganda tong naging update ng Axie Infinity. And, yeah, follow me sa Twitter, HunterTV_gaming. Yun, guys. Yeah, see you sa game, guys. We'll see kung makakapag-open up ako ng scholarship program regarding this. Tignan ko lang muna kung paano yung kalakaran, yung presyuhan. Para maganda naman yung bigayan, para fair ako sa mga scholars na makukuha natin, di ba? Di ba? Buhay na ulit ang Axie. Yun lang, guys. Maraming salamat. See you in the next video.